Halo. Magandang kali. Wait lang. Kung mga maganda, nasa lupalop tayo ng mundo ngayon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa ating lahat. So tayo po'y magsisimula muli ng ating bagong kabanata ng libro ng ating author ngayon. So malamang sa malamang, nasa ads pa yung mga ngayon dahil kakasimula pa lang natin. Ay. Ayan, nag-pop up na yung notif. Hello, Rayventures! Comment sa baba. Hello. Maraming salamat po. Nandyan ka lang naman. Nanonood. So, yes. Saan tayo? Sino to? Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Sino na pang nandito? Ba't may nandidinig ako nag-feedback? Akin ba ulit yun? Ewan ko. Sa akin ba yun? Hello? Okay naman, okay. So, ayan. Kumusta ka, Ray? Okay naman. Medyo pagod ng konti. Medyo pagod ng konti? Medyo? Kunti lang. Pagod ng konti. So, ayan. Tayong magsisimula po ulit ng ating kabanata, bagong kabanata. Saglit lang. Nakalimutan ako. Ayan. Wala pa mga nandito ngayon. Mangilan-ngilang-palan-palan tayo. May naka-BG ba sa'yo, Rai, ngayon? Meron. Okay. So, wala pa tayong mga kasama. Hello! Sabi ni Janie. Hello, Janie! Hello. Kumakain ka na ba ng dinner dyan? Magandang gabi, Janie. So, ayan, tayo pa magsisimula ulit. Ang ating bagong kabanata ngayong gabi nito, ito na pang ika-anim na yugto ng ating, sa libro ng ating author. At yung librong binabasa po ulit natin ngayon is Things I Wish I Knew Before We Got Married. So, sisimulan po natin maya-maya lamang. Habang tayo pa yung nag-aantay ng ating mga kasamahan, mega love shoutout po sa lahat. Sa 6 million viewers in the house, magparamdam po tayo. Pasok po, pasok. Sino-sino po sila? Naliban kay Janie. Hello? Sino-sino po sila? Yung 6 million viewers in the house. Ano di mo? Baka nasa harang pa yan. Siguro. So may nais lang ako. What's cooking, Joe? Paano po magparamdam kung wala ka na nararamdaman? Kilala ko to. Wait lang, saglit. Ayan. Joni! How are you, Joni? Kumusta? Sinong sumunda sa'yo? Si Jane po ba? Jane? Nanundo ka na naman ba? Hello po. Hello, Joni. Kumusta? Ayan. Paano daw magparamdam kung wala ka na nararamdaman? Mahirap na tanong yan. Parang hindi ko kayang sagutin. Paano daw, Ray? Masyadong masakit na word yan. Hindi ko nga kinaya yung... Kumusta, Joni? What's cooking daw? Anong kanarangan niluluto ngayon, Joni? So, Joni, gusto mo bang umakyat? Akyat na. Dali na, akyat na.
Ayan, mukhang dumadami na tayo. So, mega love shoutout po sa lahat. Maraming maraming salamat po. Joni? Joni, hello? Magparamdam ka ulit, Joni? Si Jane ba ako kumakain na yan? Kaya hindi na ulit nagpaparamdam. So, babalikan po natin ang ating nakaraang serye, which is yung ikalimang yugto po ng libro ni Gary Chapman. Yun po ay tungkol naman sa apologizing, paghingi ng tawad. So, bago po natin discuss ang ating next na topic for tonight, tayo po ay babalik muli sa nakaraan. Wow, balikan ng nakaraan. Teka lang ha. Sino po yung mga nandyan? Sino po sila? Sino po sila? Ayan. So, balikan po natin yung nakaraan. Sana'y nalaman ko ng paghingi ng tawad ay hindi senyales ng kahinaan. So, yun po ay sign ng strength. So, kapag ikay nanghingi ng tawad, ano yung karaniwan mong sinasabi? Yan po yung naging katanungan natin nung nakaraan. At katalasan ang sinasabi natin is, I'm sorry. Kaso, sapat na nga po ba yun? Kapag sila ay nanghihingi naman ng tawad, anong inaasahan mong madinig o gawin nila? Mga katanungan natin. So, unang first language ng apology is expressing regret. So, pag nag-express tayo ng regret, ito yung nagsasabi tayo ng mga bagay-bagay na pinapakita mo na talagang nagsisisi ka sa ginawa mo. Pinasasabi mo sa kanila na pasensya na sa mga taong ito, alalahanin po natin, ang salitang I'm sorry ay napaka-general sa kanila at hindi nila masasabing nag-apologize ka kapag sinabi mo lang salitang I'm sorry. So, itong mga klase ng tao na to, kapag meron sila nito, ang hinahanap nila is, at gusto na malaman, talaga bang naiintindihan mo kung gaano mo ako nasaktan sa inasal mo. So, yun yung kailangan mong i-express sa kanila. So, nasa harang pang ating ate Caroline. Mega love shoutout po. Mega love shoutout ate Caroline. Nasa harang pa. So, number two, accepting responsibility. So, ayan pala. Naintindihan mo ba kung gaano ako nasaktan sa inasal mo? Yan yung pinakauna ng apology language, expressing regret. Pangalawa, accepting responsibility. So, kapag sinabi naman natin accepting responsibility, ito yung inaamin mo na nagkamali ka. So, nagkamali ako, yun yung mga salitang unang nababanggit natin kapag may mga taong, yun naman ang hinahanap nilang salita, na nagkamali ako, na hindi ko dapat ginawa yun, yung mga ganyan. So, yung mga taong may gantong language naman is inaantay nila na madinig na
nagkamali ka sa inaasal mo at hindi mo gustong gawin yon sa kanila. Kasi nga, nasaktan mo sila. So, i-accept mo yung responsibility na nasaktan mo sila. Parang kumbaga ganun. So, sa pangatlo naman ng ating, ayan, inaantay nila na marinig ang iyong, aminin ang iyong pagkakamali. Sa pangatlo, making restitution. Kapag sinabing making restitution or making amends, ito yung gumawa tayo ng paraan para bumawi sa pagkakamali natin. Gawin nating tama ang ating pagkakamali. Mega love shoutout, Mick Hernandez at ate mo, Caroline. Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Pasok po tayo. So, nire-review lang po natin yung nung last week kung ano po ating napag-usapan. So, yung pangatlong apology language is making restitution. Ito yung talagang isisik mo na gawing tama ang ating pagkakamali. Bumawi tayo. Kumbaga, kung nagkaroon tayo ng kasalanan, babawi tayo. So, dito na papasok yung anong love language ulit ng partner mo. Kapag yung, paano tayo babawi? Kumbaga, ganun. Kapag yung love language ng partner mo naman is receiving gifts. So, meron silang idea kung anong gusto nilang gift na ma-receive mula sa'yo kapag nagkasala ka, di ba? Kapag sila naman yung acts of service, ito yung mga taong action speaks louder than words kapag acts of service naman. So, kailangan mong pakita sa action mo, kumbaga sabihin nilang, sige, linisan mo ang buong bahay para mapatawad kita. O di, kailangan mong gawin yon. So, sa quality time naman, baka gusto nila ng weekend away kasama tayo. So, kayong dalawa lang, ganun. At sa mga taong may words of affirmation, ito yung words speak louder than action. So, ito naman yung pwede bang makasabihin nila, magsulat ka ng love letter para sa akin at i-affirm mo na mahal mo pa ba ako, mahal mo pa talaga ako. So, yan. Now, yung number four naman is, ayan, yung mga taong may making restitution is may katanungan sila lagi kapag nagkasala ka sa kanila, mahal mo pa ba ako? Ayan. So, ayan, number four, genuinely expressing the desire to change your behavior. So, ito ay totoong iniyahayag mo ang paghangad na nabaguhin ang iyong asal. Ito naman, sa mga taong may mga ganito, hindi lang nila basta tatanggapin yung salitang I'm sorry ulit. Kailangan mong magpakita ng totoong pagbabago. Na hindi ka nauulit, na hindi mo na gagawin ulit yung mga bagay na nakasakit sa kanila. So, yun naman. May mga taong ganito, na ganito ang gusto nilang madinig, na dapat baguhin mo yung asal mo kasi masakit nga, nakakasakit. So, para matanggap nila yung apology mo, dapat ipakita mo na gusto mong magbago. At panglima na apology language is requesting forgiveness. Sa mga taong may requesting forgiveness, kapag sinabi po natin na will you please forgive me, yun yung salitang yun is music to their ears. So, sa utak nila, kung sincere ka naman talaga, manghihingi ka ng tawad. So, yun ang apology para sa kanila. Hingin mo yung tawad nila. So, ayan po. Diyan po nagtatapos yung 5 apology languages natin nung nakaraan. So, sa mga hindi pa po alam kung ano yung apology language nila, pwede po nating i-take yung test or yes, may test po or link na pwede nating puntahan para po i-check kung anong apology language natin, katulad na rin po ng love languages, 5 love languages. So, sa mga nakaligtaan po yung tanong nakaraan, pwede pa po nating balikan, at sa mga gusto pa pong punta, pwede po nating puntahan. Ayan. So, Earl Ads. Nasa ads si Earl. Hello, ma'am. Tamsak. Earl, si... Sorry, napaisip ako. Earl, si... Hotdog to. Tama? Tinitigan ko pa maigi yung mukha eh. Tama ba ako, Mick Hernandez? Earl, sa pagkakalala ko, si... Hotdog to eh. Lagyan natin ng jacket.
pati si Annie, no, ni ate mo, Kerline, lagyan ulit natin ang jacket at si What's Cooking Joe. Ayun, pasensya na, sorry, nakalimutan yung jacket. Naunahan ng daldal. Teka lang ha. Nasa ads din ang ating ate Milet Moreno. Ayun, nagsisidatingan na sila. Mag love shoutout po sa 4 million viewers in the house. Ang gwapo naman ng Earl na to. Sino to? Sorry ka. Hotdog, ikaw ba to? Parang titigan ko yung profile pic eh. Hindi ko ma-recognize. Namamas ko po. Ay. Tama nga ako, si Hotdog to. So, nasa na yung music natin? Dumating lang si Hotdog, nako. Mukhang namatay pati music. Kalain mo yun, Hotdog TV. Lakas ng dating, ah. Chinese. Saglit lang, ah. Saglit-saglit lang po tayo sa jacket. Medyo... Hello po, Ate Milet Moreno. Mega love shoutout po. Nandito na sila. Hello daw, Rai. Sabi ni Ate Milet Moreno. Ayan. Teka lang ha. Lagyan po natin kayo ng jacket dyan sa baba. Hello din po. Sabi ganun ni Rai Ventures. So mukhang nandito na po tayong lahat. Maraming salamat po. Malilate daw po ulit ang ating WKCOs. Okay lang po yun. So tapos na po nating i-review yung nakaraan na serye ng yugto ng libro. So kumusta po tayo, Earl? Ate Milet Moreno, kumusta po? Ate mo, Caroline. Ilang di nagsalita ang ate mo, Caroline? Ate? Chat ka pa? Ayan. Pasok po. 8 million viewers in the house. Mega love shoutout. Haki, hello. Sabi ni Ate Milet Moreno. Tama ako si Haki na. Meekbot, hello. Ayan. Teka, hindi ko malagyan ng jacket. Saglit lang po ha. Ayan. So magsisimula na po tayo ng ika-anim na yugto. Ang bilis, ika-anim na. So this week po medyo yan po, sa mga gusto pong umakyat din, akyat po tayo. Mag-isa po ata ako ngayon. Charot. Iniwan nila ako. Naiwan na ako mag-isa. Teka lang ha. Meron po bang gustong umakyat? Bago tayo magsimula? Ay, gusto mong umakyat? Teka lang. Mystery, mystery.
Maraming salamat po sa mga tumamsak. Maraming salamat po. Ba't ikaw magbigyan ng jacket? Sino? Nalagyan mo na ba ng jacket yung iba? Hmm. Biglang nagsalita si Rai. Kita mo yan? Dito po si Rai. Nagkukunyari lang na wala. Wala po bang akyat? Sad na ako. Joke lang. So tayo po magsisimula na. Maraming salamat po sa lahat ng nandito. Sana samahan niyo po kami hanggang sa huli. At sa mga gusto pong umakyat, andyan lang po yung hagdan. Pwedeng-pwede po. Akyat lang po tayo. Samahan niyo po kami, chismisan tayo dito sa taas. Charot. So, ito na. Sana'y nalaman ko na pang-anim na yugto. Haki-akyat na. Gusto namin marinig ang mga views at opinions mo sa topic ni Rin. Uy. Gusto ko yung madinig. Matagal ko nang gustong madinig yung opinion ni Haki TV. No? Haki? Mapaunlakan mo po ba kami? Mapaunlakan mo po ba ang request ni Ate Milet Moreno? At request ko? At request ni Rai? Charot! oo nga! Sabi naman ng Ate Barge. Kuya Barge Session! Ayun! Wala, Haki? Paging, Haki? Bago po tayo magsimula, Haki? Masyado pa bang maaga para sa'yo? Oo nga, gusto ko rin madinig mga pwedeng sabihin ng ating Haki TV. Kaya Barge Session, Michael Love, shoutout. Nandyan ka lang pala. Tahimik ka. Kaya Barge, akyat. Ate Milet, sabi ni Earl. Sige na, Haki. Madugo. Hindi ah. Kaya-kaya mo to. Yakan-yakan mo to. Ikaw pa. Pauwi pa lang po. Ay, saan galing? Ingat ka, ingat. 10 million viewers in the house. May collab shoutout po. Ayan. Pag nang-Chloe ka na, Haki, akyat ka, ha? Walang dusot eh. Siyempre, gusto namin madinig ka ng opinion mo naman. Kaya, Barge, akyat, ha? Pagka-uwi mo, akyat na. Ito mo, paras kami na sa amin natin, Milet Moreno. Wala. No, Haki. Makadinig naman tayo sa Earl. Patulog na ako rin, nakahiga na. I see. Sige kuya, oo nga, may work ka ulit bukas. Ang aga. Ay, hindi ko kayang gumising na maaga. So, yun. Ayan. Magsisimula na po tayo. Samahan mo muna ako, Rai. Samahan mo muna ako, Rai. Wala kang choice. Gising muna, sama ng ating Haki TV. Charot. Joke lang, Rai. May choice ka. Ayan. So, sana nalaman ko na ang pagpapatawad ay hindi pakiramdam. Ano daw? Hindi daw. Forgiveness is not a feeling. So, yun. Tay, ano nga ba ang forgiveness? Ano masasabi natin sa forgiveness? Andiyan naman si Hotdog Ate Rin. Madami tayong matututunan. Oo nga, Kuya Verge. Antayin ko siya. Antayin nating makauwi yan. Pero madami tayong matutunan. Kay Teacher Haki. So, isang katanungan, what is forgiveness? Ano po ba ang pagpapatawad, mga fellow Wandrians? Ano po masasabi natin tungkol sa forgiveness? Una pa lang, madugo na ako. Ay, di ah, Haki. Ano, sige nga, ano masasabi mo sa forgiveness? What is forgiveness, Haki? Ayan, sumagante ako ng mga response. Rai, ano pong masasabi mo tungkol sa forgiveness? What is forgiveness?
Forgiveness. Isa lang masasabi ko dyan, ano, may dalawang ano yan. Ano ba yun? Parang forgiveness, yung pagtanggap at saka yung paghingi. Yun. Pagtanggap ng forgiveness at ayan, paghingi mali. Ng forgiveness. Paghingi pala. At saka pagtanggap o pagbigay. Basta pagbigay. Dalawa. Pagbigay. At pagtanggap. Tama. Pagbigay at pagtanggap. So, nung nakaraan, kung yung topic natin is paghingi ng tawa, di ba? Paghingi ng ng apology. Ngayon naman, forgiveness. So, kapag nagbigay tayo ng hingi tayo ng tawad at nagbigay tayo ng patawad, magiging healthy ang ating relationship. So, para maging healthy ang bawat relationship natin, kailangan natin ng forgiveness. Kapag may sincere apology tayong natanggap mula sa tao, ang healthy response, apology na yon is forgiveness. Usually, forgiveness talaga siya. So, ang pagpapatawad ay, katulad nga po ng sinabi ng Kuya Rai, pagtanggap at pagbibigay. So, magbigay tayo ng forgiveness kapag may sincere apology for the relationship to grow. Pero mahirap na topic to, forgiveness. Kasi ang daling sabihin, pero mahirap gawin. Ano masasabi ng ating Haki TV sa forgiveness? Mukhang haba ng tinatype niya, oh. Mahaba-haba ata ang tinatype ng ating Haki TV. So, yun. So, kapag sasabihin natin, kapag tayo nagbigay ng forgiveness, tinatanggal niya yung barrier na create. Kapag kasi nagkasala ang isang tao, meron emotional barrier, may emotional na harang na nakikreate kasi nga nasaktan ka. So, yung barrier na yun, yun ang nagiging, kumbaga, depensa mo kapag nagkaroon tayo ng tag dito, ng hurt at anger sa puso natin. So, yung emotional barrier na yun, natatanggal yun ng forgiveness, pagpapatawad. So, kapag tayo nagpatawad, tapos, nabibigyan tayo, hindi, nawawala yung emotional barrier na yun. So, kumbaga, nabubunutan tayo ng tinik kapag tayo nagpapatawad. So, meron pa, may mga bagay-bagay din na hindi talaga nagagawa ng forgiveness. Isang mga, merong apat na binigay dito na hindi nagagawa ng forgiveness. So, una doon is forgiveness kasi is a decision. Kaya katulad ng ating title kanina, hindi ito lamang pakiramdam. Forgiveness is a decision na kailangan nating gawin. Hindi siya feeling, pero decision to. So, ito yung mag-offer tayo ng grace instead of demanding justice mula sa tao. So, magbibigay tayo ng pagpapakumbaba. At katulad ng sinabi natin kanina, ito ay mag-open ng possibility para yung relationship is mag-grow pa. So, mga bagay-bagay na hindi kayang tanggalin ng forgiveness, unang-una is forgiveness does not destroy our memory. Hindi nagtatanggal ang forgiveness ng or hindi niya natatanggal yung memory natin. So, meron yung nagsabi na may kasabihan, napakausong kasabihan, forgive and forget. So, ito po ay hindi totoo. Na kapag nagpatawad ka, makakalimot ka.
So, yung kasi tayo, yung human brain natin, nag-record yan ng lahat ng experiences natin, mapasama or mapaganda man yan. So, pleasant and unpleasant. Na, yung mga psychologists, sinabi nila na ang human mind, meron dalawang compartments yan. So, una is yung conscious mind natin at yung pangalawa is yung unconscious mind natin. So, yung conscious mind natin, ito yung sa kasalukuyan, mga bagay-bagay na may malay tayo. Katulad ngayon, I'm fully aware. Aware ako na nasa harap ako, nakaupo ako ngayon, nasa harap ng computer, nagsasalita, naghahayag ng serye ngayon ng ating author. So, yun ay sa kasalukuyan, conscious mind. Conscious tayo kung ano ginagawa natin. So, kapag sinabi, yung pangalawa naman, subconscious, yung subconscious mind natin, ito yung nagbabahay ng mga past experiences natin, tapos napupunta siya sa mental files natin. Ito yung nag-i-imbak ng ating past experiences at napupunta sa mental files natin. So yung ibang data mula sa subconscious natin minsan freely napupunta sa conscious mind natin. Sa pinipiling oras, pwede nating kunin yung data niyon mula sa subconscious natin, itipunta natin sa conscious mind natin. But may choice tayong ganon. Katulad ng, kapag tinanong nyo ako, anong breakfast ko kanina, pwede akong punta sa subconscious mind ko, kunin ko yung information, tapos ipunta ko sa conscious mind ko at sabihin ko, kumain ako ng noodles. I had noodles. Tapos, paano nasabing kinuha mula sa subconscious? Kasi bago nyo tanungin sa akin yung tanong na yon, hindi ko siya consciously iniisip sa kasalukuyan. So, mula sa subconscious, kinuha natin yung information, tapos pinunta natin sa kasalukuyan. So, pwede natin kunin yung information na yon. Meron naman mga experience na sobrang lalim na nakabaon na sa mental file natin na mahirap nang kunin, mahirap nang i-retrieve kahit mag-effort tayo. So sa kabilang banda naman, merong mga memories na bigla-bigla na lang tumatalon mula sa subconscious natin papunta sa conscious mind natin kahit hindi natin nare-request. Kadalasan, yun yung mga bagay na nakasakit talaga sa atin. Mga hurtful memories na tatawag natin. Kahit hindi natin gustong maalala, bigla-bigla na lang natatalon tapos naaalala natin. Kaya yung salitang forget and forgive ay hindi po katotohanan yan. Now, kapag sinabi natin mag-forgive tayo, dapat nakalimutan mo na yung nangyari, hindi po yung totoo. Kasi, tayo'y tao lamang. Yung memory na nasa atin, hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo nagpatawad. Tao lamang tayo na nakaka-remember ng mga painful experiences. So, ganun po yung explanation doon. So, forget and forgive, hindi po yan totoo. Paano nga ba natin i-handle yung painful memories na yan? Sobrang sakit ng mga napagdaanan natin. Yung suggestion dito is, at masasuggest ko din, ibigay natin sa Panginoon. Ipagkaloob natin sa Panginoon. Pag mag-pray tayo, sabihin natin na gusto na ayaw natin yung pakiramdam na yun. Syempre, isa naman gusto ng mga masasakit na alaala at ipagkaloob natin. So, yun. Yan, unang-unang hindi nagagawa ng forgiveness, it does not destroy our memory. Nandyan yan sa subconscious natin. So, dahil may subconscious at conscious mind tayo. Pangalawa, forgiveness does not remove all the consequences of wrongdoing. So, yan, pangalawang, hindi nagagawa ng forgiveness. It does not remove all the consequences of wrongdoing. So, for example, yung nanay, nag-save siya ng pera para sa surgery. Tapos yung anak niyang lalaki, ninakaw niya yon. Tapos, ginastos niya sa pagda-drugs. Kapag naghingi ng patawad yung anak sa nanay, pwede niyang patawarin yung anak niya, di ba? Pwede siyang magpatawad. Pero yung consequence nun, wala na yung pera. So, kahit manghingi ka ng forgiveness,
yung consequence ng wrongdoing na yon, nandun pa rin, hindi na yun matatanggal. So, meron pang example, madami tayong pwedeng examples dyan, na kung nagkamali tayo, may consequence talaga ang mga bagay na yon. So, lahat ng behavior natin may consequences. Positive behavior has positive consequences. Negative behavior has negative consequences. So, lahat hindi natatanggal. Lahat ng, yun nga, it does not remove all the consequences of wrongdoing. So, alalahanin po natin yun. Ang timing ng ating Rai, ano masasabi mo dito sa number 2, Rai? Wala akong matanong ngayon eh. Ang tahimik din ng mga nasa baba. Ikaw, kasalukuyan, ikaw nandito. So, ikaw matatanong. Ako lang pala. Oo. Paano ba? Forgiveness does not. Balik pala tayo sa una. Hindi kita natanong. Dumiretso ako eh. So, naniniwala ka ba sa kasabihang forget and forgive? At sa mga tao na sa baba, totoo po ba to sa inyong paningin? Oh, meron. Unahin natin yung forget. May mga certain talaga na para lang, may ibang tao kasi na para lang parang magtuloy-tuloy yung relationship kahit masakit sa kanya, i-forget niya lang. Ay, mali. Tama. Forgive. Ala. Forgive niya. Forgive. Yung forget, paano ba yun? Forget. Para mailipas lang yung... Tama ba yung una? Tama nga, yung forget pala. Doon pala tayo sa forget. Para magtuloy-tuloy lang, then forget lang yung nangyari. Kahit may pain pa sa kanya. Parang ganun. Yung forgive, yun talaga, binigyan ka ng pagpapatawad talaga. Bukal sa puso na patawarin siya. Yun ang nakikita ko dun sa dalawa. So, tama naman din. So, yung basta, ang forgiveness, ang sinasabi ng ating author sa number 1, hindi yun nakakatanggal ng painful experiences natin. Nakastore kasi ang painful experiences natin katulad ng sinabi natin kanina sa ating subconscious mind. So, pwede tayong mag-forgive pero hindi tayo nakaka-forget kadalasan. Kasi nasa subconscious mind lang natin mga painful experiences na yan. So, forgiveness naman, number 2, hindi ito nagtatanggal ng mga consequences of mga kamalian na nagawa natin. So, nakakagising ng ating Sayote Shoots. Yes! Sabi ni Haki. Ano ni yes mo, Haki? Teka, number 1, number 2. Nandiyan ka ba, Haki? Number 1. May experience ka na bang ganito, Haki? Number 1, ito number 1. Forgiveness that does not destroy our memory. Nakauwi ka na ba, Haki? Malayo ba pinanggagalingan mo? Sige na. Akyat na. Ayan. Layo pa. Malilate daw ang Ate Saling. So, yun. So, akyat siya maya-maya. Pero ikaw, Aki, akyat ka rin, di ba?
So, number two, proceed tayo. Forgiveness does not remove all the consequences of wrongdoing. So, yung wrongdoing na yun, hindi niya talaga, syempre nagawa mo na eh, a mistake has done, and nandun na, hindi na siya mawawala pa. Yun yung may consequence talaga lahat ng actions natin. So, yung consequence ng action natin na yun, ang tawag dito, yung consequences ng action na yun, nandun lang yun. Kasi nga, nagawa na eh. So, kahit magbigay tayong pagpapatawad, alalahanin po natin na hindi natin may babalik ang nakaraan. Pangatlo, forgiveness does not rebuild trust. Nakikinig ako sa opinion ng Kuya Ray. Ang short yun ang opinion niya eh. So, number three, forgiveness does not rebuild trust. So, ito naman kapag nagkasala tayo na katulad ng example niya dito, example ng ating author, yung lalaki nag-chichicho sa wife niya. So, mag-asawa na sila at sinabi ng babae na sa tingin ko, hindi ko pa talaga siya napapatawad. At sa tingin ko, napatawad ko na siya. Pero, hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Nagtataka tuloy ako kung napatawad ko talaga siya. So, forgiveness is hindi siya matik eh. Hindi kasi matik na nare-restore niya yung trust ng taong nasaktan. So, kailangan natin maging patient. So, trust is yung gut level ng confidence eh, na yung taong yon is may integrity. So, sa kapag yung trust ay nasira sa relationship, kadalasan, mahirap talaga ibalik yun. So, mawawalan tayo ng confidence na ititreat niya tayo fairly and honestly. So, nawalan nga daw siya ng ganun. So, paano nga ba natin i-rebuild ulit yung trust na yon? Kailangan mo maging patient sa taong nasaktan na yon. Kasi ang pwede natin gawin dyan is bagayin natin yung behavior natin at maging trustworthy ulit. So, over a period of time, it takes time talaga na kapag nakikita nila na yung sinabi mo noon na magbabago ka at maging open ka sa mga dealings mo, they'll learn to trust you again. Magiging ganun yung sitwasyon doon. So, ang sinasuggest ng ating author sa mga couples na ganun, nare-recommend niya na kapag after magbigay ng sincere apology yung taong nakasakit at willing naman mag-forgive yung wife niya, yung taong nakasakit, bibigyan niya ng permission yung asawa niya na examine every area of his life. Ang hirap naman nun. So, yun yung consequence nun eh. It means na iti-check niya yung computer, yung iPhone, or yung smartphone ng tao, and anong other sources of information na available sa spouse examination. So, talagang kailangan mo kasing i-gain yung trust ng taong yun, so kailangan mo maging open, lalo na sa mga tao nagkasala. So, sa action na yun, sinasabi mo na wala akong tinatago, nagbago na yung behavior, binabago ko na yung asal kong yun, and gusto ko maging worthy ng trust mo ulit. So, kapag yung action mo na yun, talagang open ka, sige, pwede mong check yung phone ko, pwede mong signan yung computer, okay lang sa akin, ganyan. Ibig sabihin, wala kang inilihim, wala kang tinatago. So, sa ganong attitude ng openness, tapos may consistency ng pattern, may consistent pattern din ng honesty, magre-restore yung trust na binibuild natin. So, ngayon, yung forgiveness, ulitin ko, hindi siya matik na nagre-restore ng trust. Pero yung forgiveness, nag-open siya ng door, ng possibility na pwede ulit yung trust ma-regain. Pwede ulit nating makuha yung trust ng taong yon. So, yon ang forgiveness. Yun ang nagagawa ng forgiveness. Pwede natin ulit ma-regain yung trust ng tao, pero hindi yun matik na nagre-restore ng trust. So, yun po ang ating pangatlo. Ano masasabi mo dito, Rai? At mga taong nasa baba?
Haki TV, nakauwi ka na? Kumakain ako. Sabi na yun. Ano mo sasabi mo? Forgiveness does not rebuild trust. Oh, does not rebuild trust. Pero, yung pagbibigay, agad, I think. Pero, kailangan mag-effort nung kung sino nagkasala para talagang ma-rebuild. Ay, tama. I mean, parang oh, ganun. Effort talaga to. Mm-mm. Pero hindi agad-agad. It takes time. Lalo na kung medyo ano, dito medyo malala yung kasalanan. Malala, oh, tama. Malala yung kasalanan. So, yun, so, yun nga, maging patient. Tama naman po, di naman ganun kadali magbalik ng tiwala. Taga-agree po ako dito. Sabi ng ating Haki TV. Tama. So, sa relasyon, ang mahirap talaga ang ma-break is trust. Kasi yun yung foundation ng relationship. Eh. Foundation, yun yung is napaka-essential nun sa relationship. Dapat may trust kayo sa isa't isa. Once na nabali yun, ang hirap nang ibalik. Alam natin yun, simulan pagkabata natin, natutunan na natin yun na trust is everything din sa relationship talaga. So, pwedeng ma-regain natin yung trust ulit na yon kapag ibigay tayo ng forgiveness. Pero hindi nga talaga matik na parang sasabihin natin, akala ko ba napatawad mo na ako? Bakit hindi mo pa ako pinagkakatiwalaan? Hindi tayo pwedeng mag-demand ng ganon. Kasi nga, hindi ibig sabihin na pinatawad ka na is matik ng nakalimutan na niya lahat o kaya may trust na, may tiwala na ulit siya sa'yo, di ba? So, may mga naririnig tayo minsan na, totoo ba na patawad mo ako? Hindi mo naman ako pinagkakatiwalaan. Kumbaga ganun. So, okay lang. I mean, wag po nating isumbat yon. Kasi talagang lalo na kapag tayo nagkasala, dapat maging patient tayo sa taong na-offend natin na ma-rebuild ulit yung trust nila sa atin. Ganun yun. So, 8 million viewers in the house, mega love shoutout. So, nasa number 4 na po tayo. Mukhang maaga tayo matatapos ngayon. Wala akong mga guests. Ako? Patapos na tayo? Ang bilis? So, number 4. Meron po ba tayong karagdagan sa number 3 pala? Wala na po ba? So, for number 3, before we go on and proceed. Sa ate Saling nasa backstage. Hindi nga. Nalaglag ako. Nalaglag yung... Teka lang ha. Grabe ka Haki. Wala pa siya. Ako tuloy yung nalag-vlog. Binalikan ko yun. May kausap lang po. Tamsak muna. Sabi ng ate Saling. Wala pa siya. Nabudol mo ako dun. Tamsak muna ng ating ate Saling. Grabe. Naisahan ako ng Haki TV. Akyat na. Okay. So number 4, let's go, let's proceed. Forgiveness does not always result in reconciliation. So ibig sabihin po nito, hindi ibig sabihin ng
reconciliation, ay kapag nagpatawad na tayo, magkakaisa na ulit kayo agad-agad. So, hindi siya palaging nagre-result ng pagkakaisa. So, reconciliation is pagkakaisa, it will bring you back to harmony, hindi agad-agad. So, yung kapag sinabi natin reconciliation, nagre-require siya na i-work on nyo yung differences ninyo, finding new ways of doing things, and i-solve yung conflicts na ginawa natin in the past, at natututo tayo na mag-work together as a team. So, gaano katagal bago tayo ma-reconcile? It depends, sabi. It depends kung gaano na kayo katagal na wala sa harmony, out of harmony. No, it depends kung gaano na katagal na walang pagkakaisa. Sa karamihan, sa mangilan-ngilan, hours lamang, oras lamang, sa iba, buwan, sa iba, taon naman. So, yung iba naman, nag-require ng help ng professional counselor para silang dalawa ay bumalik ulit sa relationship nila. So, yung sinasabi ng ating author is, hindi na naman automatic na magkakaisa kayo sa relationship ninyo kapag nagpatawad kayo. Pero, nag-open siya ng possibility of reconciliation. So, hindi agad-agad. Dapat maging, yun nga, ang kapag tayo nagkasala, talagang dapat maging mapasensya tayo sa isa't isa. So, hindi, ang ibig sabihin ng forgiveness na to, hindi talaga siya nag-result ng pagkakasunduan agad-agad. So, ibig sabihin, nagpatawad na kayo is magkasundo na kayo agad. Hindi siya matik. Yung mga taong talagang kailangan ng oras para pag-isipan, para magpahangin, pwede namang magpatawad ako ngayon. Pero, hindi ibig sabihin na dapat mati na kayo agad. Hindi matik yun. Hindi siya nagre-resulta na makakapagbati kayo, magkakasundo ulit kayo. So, pwede kang may mga taong hindi na talaga na-restore yung relationship nila, pero napatawad na nila yung tao. May mga ganun. May mga pagkakataon na talagang ganun. Pero, sa sitwasyon ng mga mag-asawa, kailangan lang natin ipasok sa isipan natin na kapag nagpatawad tayo, hindi dapat tayo mag-demand agad-agad na bati na ba tayo, ganyan. Kailangan mo maging patient nga kasi nga hindi naman matik. Ibig sabihin na, oh, pinatawad mo na ako, bati pa tayo. Bigyan mo ng oras. Bigyan natin ng oras ang isa't isa para i-process lahat ng nangyari kasi forgiveness takes time din talaga para maibigay natin. Dapat talaga willing din yung tao na ibigay yung pagpapatawad na yon sa taong nagkasala kasi nga, nasaktan sila, di ba? So, yung forgiveness na yon hindi talaga agad-agad na nagre-restore ng relationship. So, nasimulan natin kanina na ang healthier response sa apology is forgiveness. Na kapag pinili natin magpatawad, yung barrier, yung harang na na-create, mawawala. Pero kung di tayo magpatawad, nandun pa rin yung barrier, yung emotional barrier na na-create, and yung relationship is talagang parang nasasakal na. So, yung oras lamang ay hindi yung nag-heal, hindi yung sapat na ma-heal yung relationship natin. Yung healing kasi nag-require yan ng desisyon na magpatawad. Ulitin natin, ang forgiveness is not a feeling, but it's a decision that we need to make. So yung parang once we made the decision, there comes healing. Ayun. Umakyat na ang ating WKCOs. Hello, Mega Love, shoutout po. At nandito si Unknown. Ba? Sinugod tayo. Salamat naman daw. Si Unknown, si Earl, si Hockey TV. Ay, salamang. Ayan, hindi ba natin
Hindi ba nag-feedback rin? Okay lang ate. Wala-walang feedback. Wala naman? Wala naman ate. Oh, kasi wala akong headset, wala akong ano, wala lahat. Kaya, Ayan, sorry, late. Sorry, late. Okay lang, ate, okay lang. Late naman si bata. Oo nga, thank you. May galam shout-out. Ni Haki? Ang taga-sundo. Pero nawawala si Haki. Oh, nalalaglag ata. Parang siya yung umakit kanina. Siya nga ata yun. Hindi ako mag-o-on siya mga kasi makukulit yung mga chikiting bililit. Okay lang ate. Kumusta na kumusta? Ayan, okay naman. Okay naman. Stressful week pero okay lang. Ganun talaga. Yes. Oo. Sobra. Nako. Sa backstage daw. May tao sa backstage. Lamok daw po sa backstage. May lamok sa backstage. Yan na, nakakit na ako. Ayan, nasa na tayo. Sorry, hindi ko alam yung... Nasa forgiveness tayo, tama ba rin? Yes, ate. Forgiveness. So, nasa number 4 na tayo. Patapos na tayo, ate. Mabilisan lang ngayon kasi wala naman mga guest at co-host. Tsaka wala pang mga makukulit. Ay, nakakyat na pala, ha? Oo nga, ikaw nga ata yung umakyat kanina, Haki. Eh, kasi ano minessage siya. Sabi ko, nasa backstage na ako. Sinachat ko siya. Then sabi ko, ay, dapat pala si Rin yung sinat ko. Kasi siya yung nakumuli sa akin. Ate, nasan ka na? Sabi ko, may kausap lang saglit. Loading ako, ate, sabi ng ating Haki TV. I see. Sayang naman. Sayang, gusto natin madinig ang opinion ng Haki. Ayan, nag-try ako. Nag-try siya. Siya yung kumakit kanina. Salamat sa pag-try. Oo, salamat sa pag-try, Haki. So, yan. Tapos na po ang ating serye. So, ulitin ko po ulit. Pero, sabi ka na. Yes, forgiveness does not always result in reconciliation. So, yun po. Alalahanin po natin na talagang ang pagpapatawad ay hindi matik na nagre-restore ng relationship. Pero nag-open lang siya ng possibility para mag-grow ulit tayo at para ma-reconcile tayo. Para magkaroon ulit ng pagkakasunduan at para mag-gain ulit natin yung trust ng tao. Pero kapag, lalo na kapag tayo yung taong naka-offend, tayo yung taong nakasakit, alalahanin po natin na kapag pinatawad tayo ng tao, huwag po nating i-pressure, huwag po nating pagpilitan na or tanungin ang isa't isang sabihin na, kala ko ba napatawad mo na ako? Ba't di ka nagtitiwala sa akin? O kaya, ba't di pa tayo nagkakasundo tungkol sa mga bagay-bagay? Hindi po talaga yun katotohanan, okay? May open, pwede lang mag-open ng possibility for that. So, ganun siya. So, iba yung ano, ang ano dyan is, yung forgiveness, madaling, nasa may process yan, depende po sa kasalanan na nagawa. Kung maliit na kasalanan, syempre, madaling patawarin. Pero kung kasalanan na medyo mabigat, may process siya, hindi basta-basta. Pero wag mo natin asahan na pag nangyayari. Okay. Pumunta ka na kay Adam. Di ba? Merong ano? Di ba merong may patalastas? Gusto ko. Okay. You can go to Adam na. Bye-bye. Gusto ko. You can go. I know. Ako na palabasin. Papalabasin ka na ni Kuya. Ayan. Narinig mo ba rin? Mama, gusto ko si Sama. Sama. Oo, ate. Ang kulit-kulit. Ang cute-cute nila. So, yun. Tama naman. Tama. So, depende pa rin sa ating mga pinagdaanan talaga. Pero, balikan ulit natin talagang napakadaling sabihin ng salitang forgiveness. Pero, napakahirap gawin. Pero sabi nga ng ating author, it's not a feeling, but it's a decision that we need to make. Because if you give forgiveness to someone,
it means that you're willing to restore the relationship, you're opening the possibility na talagang mag-grow kayo as an individual and as partners and as friends, di ba? So you need to be open sa lahat ng possibilities na yon. And tag dito, yung forget and forgive, it's a misconception na talagang hindi po talaga yung totoo. Katulad ng sinabi natin kanina na may mga memories kasi tayo, nag-store tayo ng memories sa subconscious mind natin at may mental files tayo kung saan yun naka-imbak. So, isang katanungan naman, Ate Saling, paano kapag yung taong nakasakit sa'yo ay hindi nang hingi ng tawad? Diba? So, parang diba, ang healthy response kapag nanghingi tayo ng tawad, may nanghingi sa atin ng tawad, ang healthy response dun is magpatawad tayo, forgiveness. Pero paano kapag naman yung taong yon na nakasakit sa atin, hindi nanghihingi ng tawad, di ba? Meron yung sinasabi natin, ba't ko siya papatawarin, hindi naman siya nanghihingi ng tawad. Oh, may ganun. Hindi kasi may taong ganun. May ganun. May taong hindi natin hawak talaga yung ano niya, isip niya. Siguro na nakasakit siya pero hindi niya kayang tanggapin na siya yung nakasakit, kaya sa isip niya, bakit kaya naman siya hinihingi ng tawad, di ba? Pero pagdating kasi sa ganun, ano na lang yan eh. Nagkakaroon na lang yan ng sa atin. Kasi kung sino yung mas nakakaintindi, siguro siya na lang yung, kahit hindi siya humingi ng tawad, patatawarin natin siya. Mama! Yung mga taong talagang nakakaintindi rin na talagang sabi nila, sige na nga, para at peace na lang tayo, okay na lang, ganun. Patawarin na lang natin para matapos na. Alam mo yung mga personality ng isang tao na alam mo yung makikilala mo sa ganun na hindi talaga siya, hindi siya, may taong alam mo yun kahit nakasakit na, parang ano sila, baliwala sa kanila. Dahil mas tayo yung nakakaintindi, kahit hindi nila hingiin, siguro tayo na lang yung magbibigay. Oo din. Tayo na lang din magbigay. Kasi forgiveness, sabi nga, is a decision. So, kapag di nag-sorry, sabi ni Janie, pero gusto mo na mag-move on, you try to forgive that person. Parang benefit of the doubt. Tama. So, tama, sabi ni Earl. Sorry, hindi ako nakaakyat, sabi ni Janie. Pwede pang humabol, Janie, nandyan lang yung hagdan. Nakapin po sa taas at pinayam ka sa yung hagdan. So, yan. It's okay. We still have time. We have questions and answers pa naman dito. So, yun nga. May mga taong talagang they refuse nga din talaga. So, di ba, kumbaga katulad ng sinabi na Ate Saling kanina, ba't ako namang hihinang tawad? Hindi ko naman kasalanan. Tapos meron naman yung isa, iniisip naman niya sa kabilang banda na lang, sabi niya, ba't ako magbibigay ng forgiveness? Hindi naman siya nanghihingi ng tawad. So, may mga taong may mga personalities na ganun talaga na minsan kailangang i-meet in the middle din. Katulad ng pinag-aralan natin ng mga na-previous na chapters, sinabi doon na you need to meet in the middle talaga. You need to have a meeting place to solve that conflict that you have. So, usually it all begins with the decision of forgiving the person that hurt na nakasakit sa iyo. So, may sinabi si Janie. Nabasa ko 'te. Ayun, si Earl, hindi man siya manghingi ng tawad, decision mo na 'yon, Ate, kung kaya mong magpatawad. Tama. Yan, decision mo. 'Yun talaga ang point doon. Forgiveness is a decision. It's not just a feeling na parang bukas na ay hindi ko feel magpatawad ngayon. Hindi ko siya feel patawarin. So, hindi ko bibigay. Baka bukas mag-iba mood ko. Feeling ko bukas magiging okay kami. Ganun. Hindi ganun 'yon. It depends on personality. Tsaka, depende dun sa nga, yung sinabi ko kanina, kung gaano kalaki yung kasalanan na nagawa. Totoo. Mm-hmm. So, yun. Maraming salamat sa inyong response, Earl and Janie. Mick Hernandez, salamat sa pag-uchik. Mick? Pwedeng... Mick, bakit parang tahimik si Mick? Mukhang busy ang Mick. VG siya. Mick. So
yun, ang sinabi naman ng ating author, ang magandang positive daw na approach kapag kunyari hindi nga nanghingi ng tawad yung tao na kasakit sa atin. O kaya minsan, may mga tao din kasi na hindi nila alam na nasaktan ka. Kaya hindi sila nanghihingi ng tawad, di ba? So, may mga taong insensitive naman, yung parang, yun nga katulad sa amin, hindi ko naman kasalanan, baka may hingi ng tawad. Eh, nasaktan ka. Minsan din hindi nila alam yun. Hindi sila conscious. May ginagawa lang ata, sabi ng Mick Hernandez. Oh, I see, okay. So, ang suggestion niya dito is, putahan natin yung taong yun, at instead of confronting them na, uy, sinaktan mo ako, ganun. Ang sinabi niya, lovingly confront. Yung parang sabihin mo sa kanya na na-offend ka, na sana nag-hope ka na mangingi siya ng tawad at makapagbigay ka din ng tawad. Yung parang puntahan mo siya tapos i-lovingly confront mo lang siya na nasaktan ako sa ginawa ko, ganito, ganyan, ganyan. So, you're hoping na lang na manghingi siya ng tawad. Ay, ganun ba? Yung mga taong hindi talaga din aware. Tapos, meron naman yung, dahil masyado kayong parang kampante na sa isa't isa, hindi nyo napapansin, nagkakasakitan kayo, di ba? So, kung di mo naman sasabihin yun sa kanya, malay ba niya? Ganun. So, pwede naman natin puntahan yung tao yun, sabihin na, nasaktan ako sa sinabi mo, na-offend ako sa sinabi mo, hindi ko na-appreciate na sinabi mo sa akin to, o na ginawa mo sa akin to, and ayoko yung feeling na ganito. Tapos hoping na maghingi siya ng tawad na nasaktan kanya. And once na the apology was given, yung part mo naman is to give your forgiveness sa taong yon. Ganon. So yun ang sinabi ng ating author, which is I agree din naman. So tama din naman yung mga sinabi natin. Kapag gustong mag-move on, we forgive the person. But paano kapag sa first attempt naman natin, hindi nag-response na maayos yung taong nakasakit sa atin? Kumbaga parang nag-fail yung attempt natin na yun. Sinasuggest ng author natin, gumawa tayo ng second attempt at saka third attempt. Mm-hmm. So, kasi kapag yung apology kasi, sinasabi ng apology na vina-value ko tong relationship na to and gusto kong tapusin yung problemang to. Tapos ngayon, kapag nire-refuse ng taong magbigay ng apology or nag-refuse siyang mag-apologize, then parang sinasabi niya na hindi ko vina-value itong relationship natin eh. Kaya okay lang sa akin na parang sakal yung relasyon natin. So, sometimes, hindi talaga natin ma-force yung apology mula sa tao. So, pero, kung hindi man natin ma-force yung apology mula sa tao, pwede naman tayong mag-extend ng forgiveness natin. Katulad ng sinabi ng ating Haki at saka si Ate Saling kanina, na pwede naman natin i-extend yung forgiveness natin. Kumbaga, dahil tayo mas nakakaintindi, extend na lang natin yung forgiveness natin after ng first, second, and third attempt natin. So, yun. So, minsan, may mga taong hirap din talaga magsabi ng sorry or ng apology talaga na mahirap mo talagang palabasin sa mga bunganga nila, diba? Parang yep. Sorry seems to be the hardest word. I mean, the hardest word in the world. So, parang, diba, may mga, hindi natin minsan mapipilit din talaga. So, yun. Yan yung sinasabi ng Ate Saling kanina. Pwede natin siyang palawakin. So, ano yun, Ate? Ay, kasi tayo yung mas nakakaintindi. Kaya tayo yung tayo talaga yung mag-extend ng yung pasensya, pang-unawa. Kasi may mga taong ganun. Kung kasi sa atin ano yun eh, pagka ay hindi sila manghingi ng tawa dahil tayo is ano naman nakakaunawa, so tayo yun talaga magbibigay, then eventually siguro dun sa taong hindi nanghingi ng sorry, siguro maiisip niya rin yun, then magpipintin sa kanya o hindi man siguro na ano lang yung pride niya at ayaw niya manghingi ng sorry pa. Pero in the long run, may iisip na yun na mali siya. And siguro, diba? Sounds familiar. Oo, meron. Sabi ni Earl, may mga palaban pa talaga eh, no? O yung parang talagang may mga ganong tao. Kasi ayaw nilang i-admit na nagkamali sila. Ayaw nilang,
kumbaga, feeling nila kapag nagkamali kasi sila, nag-fail sila, or, alam mo yun, fail, talagang failure din siya. Kumbaga, ganun. So, minsan nga talaga hindi natin mag-force ng apology, kahit gusto na natin mag-sorry ka kasi talagang maling ginawa mo. May mga taong palaban din talaga na ayaw magbigay ng sorry. So, or ng apology. Pero yun nga, katulad ng sinabi ng Ate Saling, based on experiences din talaga ng tao. Yun napaka-practical na yung katulad na sinabi ni Ate Saling kanina. I agree with that. So, ganun mo dinil yun, Ate Saling, yung kapag, kumbaga, ganun mo siya i-deal. Yes, ganun ko siya i-deal. Kasi kung, alam mo yun, meron kasi minsan na-offend ka pero hindi naman niya alam na na-offend mo, na-offend ka niya. So, paano mo i-approach yun? Pwede mo siyang, kasi sa pwede mo siyang kausapin, di ba? Tapos meron din naman na meron nagawang kasalanan sa iyo na kahit kailan, parang sa kanya, hindi kasi kasalanan yun. Mm-mm. And alam mo yung sinasabi ko, yung tipong sa kanya hindi kasalanan, pero sa iyo kasi iba yung dating. Kasi magkaiba nga tayo ng, magkaiba tayo ng pagkakaintindi. Siguro, kung mas nakakaintindi ka at mas naiintindihan mo yung sitwasyon, ikaw na lang siguro yung, kung mas marunong kang tumanggap, alam mo ay ito yung tatanggap. Dahil ito yung nakakaintindi. In the long run, mag-aano din naman yan eh. Matatanggap din niya, mauunawaan niya na, nagkamali siya sa parte na to. And yung paghingi ng sorry, antayin mo na lang kasi may tao talagang hindi ganun ka-vocal mag-apologize. Kung magkakas sa kanila kasi ano yun eh, mas na yung pride at saka yung ego. So, antayin na lang natin. Di ba? May mga ganang tao. Yes, Ate Sayo. That's true. Yes, ang lalim nga ng topic. Oo nga, ang Ate Sayo, Tushus, hindi rin nakakit, pati ang Janie. So, forgiveness is a long process, lalo na sa taong hindi nag-sorry. Pero at the end of the day, forgiveness means chance. Is equal to chance. That's right. Chance. Forgiveness, yun yung chances talaga. Pwede mo ibigay. So, if you forgive, remember why you have them, why you have them a chance in the first place. It will all boils down sa I want to keep the relationship. That's very true. That's why forgiveness, we go back to our topic, it's really a decision that we need to make. It's not something that we just, dahil gusto mo lang na, feeling ko lang, ganun. Yan. Gave them, sabi niya. Ako tahimik pag nasaktan, di ko kayang kumprontahin or sabihin, hey. Pero pag relationship, ibang usapan na yon, sabi ng ating Haki TV. Oh. Ibang usapan, totoo. Ibang usapan. Oo nga, Ate Saya, Ate Shoot, sabi naman ni Janie. Maraming nga talagang topic. So, wow. Ang bait naman ng ating Haki TV, ano? Kapag nasaktan, tahimik lang daw. Pero oo, kapag nasa relationship tayo, ibang usapan na yun. Siyempre, kapag nasaktan ka, kailangan, yun, doon darating yung communication eh. In a nice way, kapag nasaktan ka, pwede naman kayo mag-usap kasi lahat naman nadadaan sa usapan eh. Magandang usapan. So, kapag nasa relationship ka talaga, syempre, kailangan nyo pa rin talagang i-affirm yung love nyo to each other. Kasi kapag nasasaktan katulad ng sinabi natin kanina, may emotional barrier na nakikreate yan. Yep. So, yung emotional barrier na yun, yun yung magiging parang panangga mo palagi kapag nasasaktan ka, which is darating yung araw, magiging insensitive ka na sa taong yun. Parang baka dumating yung araw na mawawalan ka na ng pakialam. So, yung emotional barrier na yun, dapat talaga mag-break yun at mag-break lang yun through forgiveness and dapat mag-extend ng forgiveness natin para sa isa't isa. So, ibang usapan din talaga pag relationship. Umakit ako pero di ko kaya pala magsalita. Now, hindi muna ako, dito muna ako sa baba. Sabi ng ating Janie. Bakit? Oo nga, bakit? Ba't hindi kaya magsalita? Nagulat ako. Bakit? Okay. Sige. Okay lang. So, sa susunod, mayroon pa tayo. Malayang pa ang ating mga mapag-uusapan. Actually, ilang chapters ba to, Ate Saling? Chapter
12? Ano ba? 12? Nasa 6 pa lang tayo. Tama ba? 12? Oo. Mga 11, 12, ganun. Oo, 11. Parang 12. At sana naman sa mga hindi marunong mag-sorry or hirap, kahit na forgiving yung partners natin, wag naman sanang sagarin. That's true. Yes, totally. Mahirap din yung nasasagad yung tao. Kapag nasasagad kasi yung tao, tawag dito, hindi magandang result talaga ng mga yan. So, darating din yung time na talaga yung mamaya, sila na yung tao, darating sila time sa oras na talagang hirap na rin sila magbigay ng forgiveness. So, wag na abuso na yun, Ate Janie, sabi naman ng Earl natin. Hala, Earl, hindi naman po ako maiiyak, sabi ng Janie. So, yes. Note to self naman, sabi ni Janie. That's very true. Wag po natin sinasagad yung mga taong masyadong mababait din sa buhay natin. Kasi kapag nasagad sila, yan yung mga taong wag nating hindi mo gustong mag-alit agad din. Ano yun? Siguro magagalit man yung mga nasasagad, natututong magpatawad. Pero at yung pag nasagad na sila, magpapatawad sila pero parang nawawalan sila ng pakialam. Alam mo yun? Yun. Kasi ano na eh, kumbaga yung paulit-ulit na ginagawa, paulit-ulit na sasaktan, paulit-ulit na hihingi ng tawad. Pero alam mo, dapat kasi kung nakasakit ka, nangihingi ka ng tawad, dapat hindi mo ulitin. Pero kung paulit-ulit na, tapos paulit-ulit ka rin nagbibigay ng tawad, ang magiging ano niya sa huli is, parang sinanay mo na lang yung sarili mo, then nawalan ka na lang ng pakialam. Totoo. Yes. Yun nga, yung emotional barrier talaga. Nag-create nga kasi talaga ng emotional barriers. So sa mga forgive na forgive, pagpatuloy nyo yan, peace of mind kasi sa sarili rin ang forgiveness. Nawala ng amor, Ate Saling. Ganun yun. Nawalan ka na ng amor talaga. Ako pa kills, ganun. Sige. Ganun na lang madidiyan. Bahala ka dyan. Kumbaga, ganun na mangyayari. Paulit din. Alam mo yung paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. So, ikaw naman patawad ka ng patawad. And pagka ganun na, parang, sige, bahala ka na. Tatanggapin ko yung sorry mo, patatawarin kita, pero alam mo yun, parang wala ka nang pakialam, wala ka nang amor. Kahit manghingi siya ng tawad, wala na. Ganun na nangyayari sa mga nang-aabuso naman. Oo, mahirap yun. So sa final analysis naman, kapag talagang unwilling silang i-restore yung relationship, ayaw nilang mag-sorry, ayaw nilang mag-apologize eh. So, pwede natin naman ipagkaloob yun sa Panginoon at i-release natin sa Kanya yung hurt at anger natin. At huwag natin daw i-allow na yung unwillingness nila na i-deal yung problem, na tapos yung problemang yun, sirain ang buhay natin. Yun po. So, it takes two people, dalawang tao, para mag-build ng positive, healthy relationship. So, ulitin natin, huwag po natin hayaan na yun ay ang makasira ng ating buhay. Yung unwillingness nila na i-deal yung problems kahit sa mga friendships natin, sa mga partners natin. We are still individuals, we are humans, we have our own self. Hindi dapat natin walain yung sarili natin. Kung unwilling silang i-restore yung relationship na yun, then give it to God, lift it up to Him, and then release every pain that you have. And yun, magiging okay tayo. Dapat maging okay tayo. I mean, di naman natin ma-force na maging okay talaga tayo. It depends on talaga sa napagdaanan mo eh. Depends din talaga sa naging experiences mo. Pero the healthy way is that we just release it to God. Give it to God and hope that as time passes by, forgiveness and apologies will come in to our lives. Yan. So, ang lalim ng topic na to. Hirap talaga. Minsan, may mga taong mahirap talaga magpatawad. Mahirap din maghingi ng tawad. So, it goes both ways. Baggage rin ng unforgiveness, hindi pa tayo weight lift this para magbuhat ng mabibigat. Oo naman.
Ang hirap, yes. Ang hirap nang hindi nagpapatawad. So, it's a decision. We could always make this decision to forgive. So, sabi na natin sa ito, shits, forgive because God has forgiven us. Iba na lang, iba nga lang time frame ng forgiveness sa atin na tao lang. Tama yon. So, yun ang, balik tayo sa unang katanungan ko kanina. Dito papasok yung sinabi ng ating cytoshits. What is forgiveness? So, forgiveness, kapag babalikan natin na sa pinakauna talaga, ang unang nagpatawad ay ang Panginoon. So, forgive, for God has forgiven us. So, dun nagsisimula talaga yung parang kumbaga, saan nga ba nanggagaling yung forgiveness? Because God has made the decision to forgive us of our sins, so ganun din dapat tayo. For God has forgiven us. So, yun. Pero tama, time frame. Nasa time frame lang. I mean, emotionally ha, ang pinag-usapan natin dito, may time frame din talaga ang forgiveness. Some oras lamang, okay, magiging okay na kayo. Some will usually take days, weeks, months, or years. But as long as we give it up to God, then you will be fine. For sure, one day you will be fine. So, ayun po. Yun, salamat sa ate sa Yota Shoots. So, that is what forgiveness is all about. So, sabi ng ating author na sa chapter na to, kung nalaman niya lang daw yung apat na yon bago sila ay kinasal, mas naging healthier daw yung process ng emotions nila. And naintindihan niya na ang forgiveness ay hindi automatic na nakatanggal ng hurt at nag-automatic na nag-restore ng relationship or loving feelings ng, syempre nasaktan eh, matikman na kapag nagpatawad na eh, may loving feelings ka na agad sa partner mo, ay hindi daw ganun yun. So you need to be patient, and forgiveness is just the first step in processing hurt and alam mo yun, yung restoring love. So once you make the decision to forgive, yun yung first step para ma-process ng maigi yung hurt mo at yung ma-restore yung love nyo para sa isa't isa. So yun. So always, always make the decision to forgive. And wala daw healthy marriages na walang sincere apologies and forgiveness. Kapag natutunan natin mag-apologize at magpatawad, yung tayong dalawa, kayong dalawa, meron kayong major element para makapag-build ng successful marriage or successful relationship, friendship din, ganun. So, may mga katanungan ng ating author na talagang sobrang lalim, katulad ng sinabi niya, may mga tao ba tayong kailangan nating lovingly confront? Anong pinipigil sa atin? So, may mga tao din ba tayong hindi pa napapatawad? Anong pinipigil din sa atin para hindi tayo magpatawad? So, ano mga barriers na nag-stand between you and yung sa taong mahal mo? Emotional barrier, mental barrier, what will you do to remove the barriers? So, these are questions na sometimes it will help you reflect and know what's going on about your emotion and be ima-process mo kung ano yung nasa, yung nararamdaman mo. So, when someone, kung may taong nag-apologize sa atin, gaano tayo kadaling mag-forgive? Ganun. So, appear, Janie, sabi niya ganun. Agree, ate, so it is time frame. Yes, that's true. So, yung mga katanungan na yon, i-leave ko hanging for everyone because I know may mga taong sensitive din tungkol sa bagay na to. Pero, unang tanong ulit, may mga taong kailangan ba nating lovingly confront? Why not, diba? And then, may mga taong kailangan ba natin, ay may mga tao pa bang hindi natin na po-forgive? Anong pinipigil sa atin? At ano yung barriers sa taong mahal mo? Anong mga na-create na barriers na create nyo over time? Anong pwede natin gawin? Kasi may pwede tayong gawin para ma-remove yung barrier na yon. Which starts from forgiving each other. Forgive yourself, forgive the person who hurt you, forgive the ones who hurt you. So when someone apologizes to you, gaano tayo ka-easy magbigay ng forgiveness?
So, yan yung conclusion ng ating topic for tonight. And, ayan, may karagdagan ba ang Ate Saling? Sorry ha, kasi late ako. Hindi ko na ano. Okay lang. Okay lang, Ate. Okay. Si Jaylee hindi na rin nakaakyat natin. So, ayan. Doon na lang sa sinabi ni Lynn. Itong topic na to, kasi talagang sa iba, mahirap humingi ng tawad and mahirap pong magpatawad. Pero kasi yan yung kailangan sa isang relasyon kasi, yan yung kailangan matutunan natin kung gusto natin yung relasyon natin is mas tumibay pa and magkaroon pa ng, alam niyo na yung mas umano pa siya. Kasi pag natuto tayo noon, natuto na tayong tanggapin and natuto na tayong anuhin yung pagkakaiba. Kasi hindi naman lahat ng tao is pare-parehas po, magkakaiba tayo. So pag na-ano natin nga, lalo na sa relationship, dyan mas tatatag yung pagsasama. Kung mag-boyfriend, girlfriend kayo, o lalo na sa mag-asawa. Tsaka lagi natin na talagang si God din laging nasa center of relationship. Kasi siya yung magbibigay talaga ng napatawarin yung kung ano man yung kasalanan ng isa and kung ano man yung kasalanan mo sa kanya. Kung parehas kayong nasa center niyo si God, talagang makikita niyo yung forgiveness na dapat yung ibigay para sa isa't isa. Yes, mahalaga lang talaga. Malaking factor yan. That's make God the center of your relationship and everything will be okay. Like, mas magiging easier nga naman. Tama, Ate. Thank you, Ate Sayote Shoots. So, that's very true. So, in every relationship, make God your center and let's see. And we hope for a successful relationship for everyone. If you decide to forgive or deciding to, the question there is, what is it for me? Ano bang matutulog nito sa pagkatao ko and sa lifetime ko? So, yun. Yun, tama. Ang question, ano nga ba sa'yo? Buong pagkatao mo. Buong pagkatao mo. Anin mo, ano bang benefit nung pagbigay mo ng pagbibigay mo ng yung nanghingi siya ng tawad, pinatawad mo siya, yung benefit nun para sa'yo, siguro unang-una, peace of mind. Then, malalim kasing topic, depende sa kasalanan, always ko sinasabi, depende sa kasalanan na nagawa. Mahirap kasi siyang i-categorize na pag nanghingi siya na sorry, papatawad. Depende kasi yun eh, depende talaga sa kasalanan na ginawa niya. Dahil nga, babalik tayo dun sa umpisa na kung tayo yung mas nakakaintindi, malaki o maliit man yung kasalanan niya, at humingi naman siya ng tawad. At nakita naman natin yung, kumbaga sincere siya sa paghingi ng tawad na yan, paghingi ng sorry. So, bakit naman hindi natin ibigay yung pagpapatawad na dapat, karapat-dapat naman dun sa hiningi niya. Diba? Yes. Yun ang benefit nun. Actually, ang magandang isipin dyan, sige, nanghingi ka ng tawad, nagbigay ka ng tawad, so, okay ka na eh. Kumbaga, yun yung unang-una dyan, peace of mind eh. Ikaw, maganda natulog mo, siya magpapagulong-gulong pa sa kama. Siyempre kasi, siya yung walang peace of mind eh, di ba? O di, hayaan mo siya magpagulong-gulong sa kama. Ikaw, at least natutulog ka, nakakatulog ka ng maayos. Kasi nga, nagbigay ka ng apology, tapos, kumbaga, nag-extend ka rin ng forgiveness. So, okay ka na eh. So, hindi lang to sa taong kasal na. I mean, kahit sa mga friends natin, iba minsan, you ask forgiveness, tapos ayaw nilang magpatawad, ayaw nilang magbigay ng apology din nila. Di fine. Ikaw, at peace ka. At peace ka at night, sila, ayahan mo silang magpagulong-gulong. I mean, it's their decision to make as well. Pero sa relationship nga din, iba yan. Pero, I mean, sometimes dyan mo makikita eh. Yun nga. At peace kang natutulog, tas yung isa, hindi at peace, di ba? Parang ganun. Kasi nga, hindi siya willing. Kung baga may mga ganun din talaga. So, at least ikaw, at peace ka. So, yun yung benefit nun. So, yun. Wala na po ba? Nawala ang Earl. Nasa lang Haki TV? Nawala siya. Nasaan kaya? Kumakain na naman ba? Nakauwi na to. Akit ka na ba? Bago tayo magsara?
Charot. Kakanta na yan. Kakanta na yan. Inaayos ko yung V8 ko kanina. Kaso lang hindi. Uh-huh. Kasi diba, gamit ako ng V8, nag-feedback. My goodness, ano ba itong V8 na to? Oo nga, nung nakaraan din ulit. Oo, nag-feedback siya. Ayun, so, wala pa rin ang Haki TV sa backstage. Nandun lang siya sa babaan dito. Sabi niya. Andan daw siya sa baba. Nakakayat na, Haki. Nakakayat na. Madinig naman namin ang iyong tinig. Ano, kasi, di ba, next week rin, bali 2 weeks again ng pahinga ng LS mo. Kasi may... Actually, 3 weeks. three weeks. So, next na stream natin is on December 4th na po. Starting December, Sabado na po ang ating LS. Wow, so magka-countdown na pala tayo. Oo, starting December na po. Countdown na, Sabado na. Countdown na tayo. So, December 5th na po. So, ngayon, next week dapat yung stream na to. Kaso dahil busy for next week, in advance ko muna for now. So, instead na Sunday, December 4th, mag-start na po yung LS natin ulit after 3 weeks. So, yes, may 3 weeks po tayong pahinga. Mamimiss ko kayo. Kaya, yes. Earl, akyat na kung maaari. Kanta ka naman. Naka-uwi ka na pala. Kanta mo to. Kanina pa naka-uwi. Saan ba galing ang Haki? Kaya pala nanunundo? Nasigalaan. Kaya, sabi tayo ng sino? Pero kung kakanta ako, kailangan mag-mute ni Rin. Pero hindi siya mag-feedback. Oh, sige, sige. Wait lang Rin. May may konti kasi kung tayo ng accompanying instrument. Wait lang. Mag-mute lang ako sandali. Then, sige, basahin mo lang yung mga comments sila dyan. Tapos na sila mag-comment? Hala, Haki TV, maraming salamat. Maraming salamat sa pakulay. Kulay. Hey, grabe ah. Salamat. Salamat. Bumabawi ka ba dahil hindi ka makaakyat? Hindi, pwede. Akyat ka pa rin. Sabi ka. Sa susunod po pala, bago po tayong kanta ng Ate Saling at bago tayo magpaalam, napaka-interesting po ng next na topic natin, yung chapter 7 niya. Sana nalaman ko na ang toilets are not self-cleaning. So I wish I had known that toilets are not self-cleaning. So yun po, in 3 weeks from now, yun po ang ating magiging topic, yun po ang title niya. So, hindi daw self-cleaning ang toilets, ha? Alalahanin natin yan. Ano kayang meron nalalaman ng chapter na yon? Interesting title pa lang. So, ayan. Mukhang palapit na tayo matapos. Yan, itatry ko siya rin. Mag-mute lang ako, then ikakabit ko lang, ha? Ah, sige. Mute na ako. Hindi, mute mo na ako din. Pakinggan natin kung mag-feedback pa rin. Okay, sige. Okay naman ata. Salamat, Janie, at Ate Seta Shoot sa insights nyo at Haki TV. Maraming salamat. So, sa susunod ulit, sana makakyat na kayo. Earl. Akyat. Earl. Loading pa siya ngayon. Mga katong oras naglo-loading ang Haki. Hello? Ayan, may feedback ba? Okay naman ata. Okay naman ata. May feedback meron, ba? Meron ate. May feedback, di ba? May feedback. Yes, di na ako busy nun, sabi ng Janie. Yes, December 4th. If you're not busy, please do.
Welcome dito. Akyat po tayo, samahan niyo po ako. Ayan, so maaga-aga tayo matatapos ngayon. Sige, pag di na nakaka-nosebleed ang topic sa akin. Hindi na siya, mukhang hindi siya nakaka-nosebleed. Mukhang interesting yung next na topic kasi yun nga, yung title is Toilets Are Not Self-Cleaning Daw. So, sorry, school is... Ayun. Nakakasakit ba yan, Jane? Nakapaiyak. Okay lang yan. Pag hindi madugo, ha? Hindi siya madugo, Earl. Saka pag di inamadugo ng... Ah, grabe naman sila sa dugo-duguan na. Grabe naman yung duguan na topic. Isa lang. Hindi po siya madugo next week. From, three weeks from now. Sana nalaman ko na ang mga toilet ay hindi self-cleaning. Title pa lang. Ayan. Ano ibig sabihin kaya anon? Ayan. Malinis ako maglinis. Mahilig ako maglinis ng banyo. Yan. Ganyan, Janie. So, dahil mahilig ka maglinis ng banyo, akit na. Sa mga mahilig po maglinis ng banyo dyan, raise your hands. At akit po tayo sa susunod. Bukas tuloy. Akyat pa tayo sa susunod. Ano ba dito? Ayan, tama nga. December 4th na ilagay ko. So, sakto. Ayan. Makaka-relate dito ang Janie. Kuskusin natin yan at panggigilan. Tama. So, gusto ko yung next na topic. Actually, excited ako. Sakuhan paglasing yan. Yun. Sukahan paglasing yun. Sakto rin magbabasa. Mababasa ko na yung book. Nag-order ka, Janie? Nice! So, this is the book. Hindi po kami nagpo-promote. Sorry, bakit ko tinas yun. And wala pong kaming promotion or anything. Pinag-aaralan po natin siya. So, yeah. Ah, yung e-book, I see. Ah, maganda siya, maganda. So, ayan. Oo, napinost ni Kuya Ray, tama. Okay, so guys, yung apology languages ulit sa mga hindi pa po nakakalam ng kanilang apology languages, 5 love languages. Isa lang po yung author nun, 5 love languages, saka 5 apology languages, si... Isa lang po yung author din ng binabasa natin ngayon. Meron pong link para po malaman natin yon. Sabi, i-search lang po natin, 5 love languages. May link po doon. Pwede po natin i-check. May nandun kasama nun is yung, kakibat nun is yung apology language. So, pwede lang natin i-click yung section na yon. And pwede na tayo mapunta sa test. Which is very helpful po kung gusto po natin talaga mag-grow sa relationship natin. Malaking tulong din naman yung naibigay nun sa akin. Understanding more about myself and understanding more about the people you love or the person that you love. So, please, let's extend the effort to make our relationship stronger and healthier. So, yun nga natin pinag-usapan ngayon. At nairaos din po natin sa wakas. Sa wakas, nairaos po ang ating mga madudugong topic na nakakanginig buto. Salamat po sa mga tulong ninyo at sa comments ninyo at sa pagsama sa akin hanggang ngayon, mula sa simula hanggang sa huli. At kahit naka-video lang kayo dyan, alam ko napaka-supportive ninyo. And yun nga po. Antayin lang natin saglit sa Ate Saling bago po tayo mag-end. At kung meron pa po kayong karagdagan, meron pa po kayong gusto mga sabihin, pwede po. This stream is open for everyone. Open lang po yung hagdan. Pwede kayong umakyat. May mga guest man, pero pwede po kayong umakyat. I will really appreciate kapag kayo'y akyat. Tapos, i-share din yung mga gusto ninyong sabihin, mga experiences natin, and everything will be fine. So, ayan, binapa po ni Nightbot yung apology language quiz. Kung hindi pa po natin siya tinitake. Nandyan din po yung 5 love languages. So, yan. Maraming salamat, Earl. Maraming salamat, Janie, sa pagsama tonight. At maraming salamat po ate sa'yo, ate Shoots.
sino, sa Ate Milet Moreno kanina, si Kuya Borge, si Mick Hernandez, si Ate Caroline, at si What's Cooking Joe na si Joni, at si Rye Ventures. So, sa mga hindi ko po nabanggit, Mick Hernandez, salamat po. Ikaw, host, paano ko po, paano ka po magpatawad? Ako? Ako? Naku? Heart, 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 sabi ng ate, ate sa Yota Shoots. Ako magpatawad? Process. Process sa akin, depende sa kasalanan. Process din yung, I mean, oh, katulad ng sinabi nga nating author, pwede tayong magpatawad every time and it's a decision. Pero sa akin, it takes time then process. Depende talaga sa kasalanan. Yun nga, katulad, I agree sa sinabi ng ating author na hindi natin pwedeng ma-pwersa ang apology sa isang tao, pero pwede naman natin mag-extend ng forgiveness. Pero dapat i-remind natin, gusto ko ding i-remind yung sarili ko na hindi talaga matik lahat yung process ng forgiveness, na hindi nga nagre-restore agad-agad ng relationship at hindi natin nakakalimutan yung mga bagay na nakasakit sa atin. That's okay. So, for me, process lang talaga. So, yun. Depende sa kasalanan. Meron naman yung pag kunting tampuhan lang. Okay lang yun. Yung parang tampuhan, mga kunyaring tampuhan din, mga pakipot effect, ganyan. Depende na. Depende yun. So, meron naman yung parang pa-sweet-sweet lang, ganun. Kunyari, gusto lang magpapansin, ganun. Kunyari, ayaw pa ibigay yung forgiveness, ganun. Pero kapag syempre nasaktan ng sobra, kailangan lang ng i-process ng maayos. So, yun. Nagsisimula nga yung process na yun sa forgiveness. Yan. Mag-unmute na ako. Nag-feedback? Nag-feedback? Nag-feedback ka, ate? Oo, ate. Mag-feedback, ano? Oo. Tapos no feedback. No feedback. Lakas, grabe. Pwede naman ata kung mag-mute ako, ate. Yes, kailangan mag-mute ni Rin. Oo, mag-mute ako. So, mag-mute ako, ate. Ready ka na ba? Ready na bang ating Sayota Shoots? Ayan. Sorry, ate WKCU. Okay, pwede na mag-mute si Rin. Ayan, okay. Pasensya na po. Please welcome. Ate. WKCOs. Ayan. Pasensya na talagang naglolo ko po yung V8. Hindi ko alam kung bakit ganito siya ngayon. Dinig po ba? Dinig yung music rin? There's snow small in town, children laughing all around. Lights are turning on like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I pray. I will find someone, baby, I found you. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day. All the care. Watching as you softly sleep, what I'd give if I could. Just this moment, if only time stood still. But the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my arms, you'll still be beautiful. All I want is to hold you forever.
All I need is you more every day. You save my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the care. It's not the flowers wrapped in fancy paper. It's not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world I need when I have you here beside me. Here beside me, so you could give me wings to fly and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky so I could wish on them all. But I couldn't ask for more. Your love is the greatest gift of all. You could offer me the sun, the moon, and I would still believe. You gave me everything when you gave your heart to me. Wings to fly and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky so I could wish on them all. But I couldn't ask for more. Your love is the greatest gift of all. And catch me if I fall, or pull the stars down from the sky so I could wish on them all. But I couldn't ask for more. Your love is the greatest gift of all. There were no words, no way to speak. I would still hear you. There were no tears, no way to feel inside. I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would still have my heart until the end of time. You're all I need for love, my Valentine. All of my life I had been waiting for. Oh, you give to me. You've opened my eyes and show me how to love unselfishly. I dream of this a thousand times before. In my dreams I could love you more. I will give you my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. You're all I need, my love, my Valentine.
Ayan, thank you po. Thank you po sa lahat. At pasensya na po talaga kung ano, na-late po ako. Ayan, masyadong magugulo yung mga chikiting kanina. And thank you sa mga nandyan, kay Ate Sayoti Shoots, kay Janie, kay Earl. Ayan, nandyan si Nightbot. And syempre si Host, maraming salamat. And see you po on the next 3 weeks. Tama ba rin? Yes, on the next 3 weeks. Ayan, kita-kita po tayo ulit. And maraming salamat Ate Saling. Galing talaga, oh. Ganda ng boses. Salamat po sa pagpapaunlak. Kita-kits po ulit tayo ulit for the next night's live stream on December 4th. So, yun po. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo at sa lahat ng dumating. Invite your friends or you can always come po at mag-share din. Akyat lang po tayo for next week. And once again, sa ngayon po, pasensya na po, it will take, may 3 weeks tayo kantayin bago sa yung next na serye. So, for now, pahinga muna tayo. Charot. So, salamat po ulit. Maraming salamat po. Dito po muna namin tatapusin ang live stream. Maraming salamat po ulit sa co-host na si Ate WKCOs. Maraming salamat sa pag-attempt kanina, Haki TV, for sa pag-unlock. At maraming salamat sa pagsundo kay Ate, sa Ate, kay Ate Saling. And sana makakyat ka, Earl. So, sana si Janie din, sa susunod makakyat din. And for Ate Sayote Shoots din, sana makakyat din po kayo. Sa mga susunod po, akyat po tayo. And maraming salamat po ulit kay Rye Ventures na nandyan ng lagi. So, wala na feedback? Kasi tinanggal ko na siya sa V8. Medyo meron ate. Meron lang. Oh my God, okay. Mm-hmm. Ganito siya eh. Pagka kinabit mo sa V8, nilagyan mo na ano. Kaya kanina hindi ako nagkabit ng kahit ano. Ayan, thank you po. Sige po in the next 3 weeks. Ayan. Yes. Always, ano po. Thank you po sa pag-support always kay host. Ayan. Thank you sa support. Malaking bagay talaga. So, ayan. So, salamat ulit at tatapusin na po namin. Goodbye, guys! See you next time! Ayan, see you next time po. Ayan, see you in the next 3 weeks. Thank you very much. Bye.